China, isang bansang puno ng kasaysayan, kultura at kalakasan. Subalit sa likod ng bawat ngiti at tagumpay, may mga lihim na nagkukubli. Sa pagkakataong ito, ating tutuklasin ang kwento ng isang bansang may kaguluhan, ang China at ang kanilang pinuno, si Xi Jinping. Paano kaya magkakaisa ang mga mamamayan upang patalsikin siya? Handa na ba kayo? At magsisimula na tayo. Sa bawat sulok ng China, mararamdaman mo ang higpit ng kontrol ng gobyerno. Dahil ito ay isang komunistang bansa, ang mga balita ay sinusuri, ang mga opinyon ay pinipigilan. Si Li Wei, isang ordinaryong mamamayan, ay palihim na nagbabasa ng mga pinagbabawal na aklat patungkol sa demokrasya. Isang gabi nakita siya ng isang surveillance camera. Siya ba'y mahuhuli? Makakalaya pa kaya siya? Samantala, sa gitna ng palasyo ng kapangyarihan, ang ekonomiya ng China ay unti-unting bumabagsak. Ang mga dating malalaking kumpanya ay nagsasara. Ang mga manggagawi nagugutom. Si Mei Ling, isang ina na may dalawang anak, ay nawalan ng trabaho. Paano niya papakainin ang kanyang pamilya? Isang araw, natuklasan niya ang isang liib na organisasyon na naglalayong patalsikin si Xi Jinping. Sasali kaya siya sa panganib na ito? Sa kabila ng mga kumpanya, kontra-korupsyon, patuloy pa rin ang mga katiwalian. Si Zhang Hao, isang opisyal na tumalikod sa korupsyon, ay may dalang mga dokumento na maaaring magpabagsak sa ilang mataas na opisyal, kasama na si Xi Jinping. Ngunit siya'y tinutugis, makakatakas ba siya at may papasa ang mga ebidensya sa tamang kamay? Sa mga rehiyon tulad ng Xinjiang at Tibet, ang mga tao ay pinahihirapan at tinatakot. Si Amina, isang Uyghur Muslim, ay nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa brutalidad ng pamahalaan. Ngunit siya ay hindi susuko. May plano siya na ilabas ang katotohanan sa buong mundo. Ngunit ang tanong ay, magtatagumpay kaya siya sa bandang huli? Habang nagdurusa ang mga tao, ang kalikasan ay hindi rin nakakaligtas. Ang polusyon ay nagdudulot ng sakit at kamatayan. Si Chen, isang environmental activist, ay naglunsad ng isang malawakang protesta laban sa gobyerno. Ngunit sa bawat hakbang niya, siya'y binabantaan. Makakatulong kaya ang kanyang sakripisyo upang mabago ang kanyang kalagayan? Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mamamayan ng China ay nagsisimulang magkaisa. Mula sa mga simpleng manggagawa hanggang sa mga intelektual, lahat ay sumisigaw ng pagbabago. Katulad ni Li Wei, Mei Ling, Zhang Hao, Amina at Chen ay nagsasani puwersa ang bawat sektor na kinabibilangan nila upang itulak ang kanilang advokasya. Ngunit paano silang magsisimula ng isang revolusyon? At ano ang magiging tugon ng gobyerno sa kanila? Noong panahon ni Mao Zedong, ang mga mamamayan ay nagkaisa upang patalsikin ang isang leader na nagdala ng hirap at gutom sa kanila. Ang kanilang tapang at determinasyon ang nagbunsad ng bagong yugto sa kasaysayan ng China. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, ang tanong ay, mauulit kaya ang kasaysayan? Magtatagumpay ba ang mga mamamayan sa kanilang layunin? At magkakaroon kaya ng revolusyon upang patalsikin si Xi Jinping? Ang kwentong ilustrasyon na ito ay sumasalamin sa totoong nangyayari sa China ngayon. Dahil napakaraming mga problema ang kinakaharap ng mga Chino. Una, ang mahigpit na kontrol at kawalan ng kalayaan. Pangalawa, ang ekonomikong krisis. Pangatlo, korupsyon sa pamahalaan. At pang-apat, ang paglabag sa karapatang pantao ng mga Chino. Gayon din ang mga isyong pangkapaligiran. Kaya naman, katulad ng nangyari sa panahon ni Mao Zedong, ito ang mga estratehiya upang mapatalsik sa pwesto si Xi Jinping. Una ay ang pagkakaisa at pagmumulat.
Pangalawa, ang pagsasagawa ng malawakang protesta. Pangatlo, pagpapalakas ng international na suporta. At pang-apat, ang pagsulong ng reformang politikal na magbabago sa komunistang patakaran na ito ay maging demokratiko katulad ng Hong Kong at Taiwan. Ngunit ang tanong ay, magiging posible kaya ito sa bansang China? Pangalawang Chronicle 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang masamang gawain, didinggin ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Sa panahon ng pagsubok at pangapi, tayo ay tinatawagan ng ating Panginoong Diyos na magpakumbaba at manalangin. Ang ating bansa, katulad din ng bansang China, ay umaharap sa mga hamon na nagdudulot ng hirap sa bawat mamamayan. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pananalangin at pagtalikod sa masamang gawain, makakamtan natin ang kapatawaran at kagalingan mula sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga kaguluhan at kawalan ng katarungan, mahalaga na manatiling matatag sa ating pananampalataya at magtulungan upang makamtan ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Ang pagkakaisa at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ang magdadala sa atin sa pag-asa at pagbabago na ating hinahangad. Manatili tayong tapat sapagkat parating na ang gobyernong perpekto na wala ng kahirapan, ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos sa langit na bayan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa oras na ito ng pagsubok at pangangailangan, kami ay dumudulong sa inyo. Inilalapit namin ang aming bansa at ang bawat isa sa amin na naghahangad ng kapayapaan at katurungan. Gayon din ang bansang China, tulungan niyo po sila. Pinapanalangin po namin ang pamilya at ang bawat taong nanonood ng content na ito. Pagpalain niyo po sila at bigyan ng lakas ng loob, karunungan at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Gabayan niyo po kami at magkaisa sa layuning magtagumpay laban sa anumang uri ng pangapi at kawalan ng katarungan. Tulungan niyo po kami na maging instrumento ng inyong kapayapaan at pag-asa. Naway maghari ang iyong kalooban sa aming mga puso at sa buong bansa. Gayun din sa ibang bansa katulad ng China. Panginoon naming Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagalingin niyo po ang aming bayan, gayun din ang ibang bayan, at ibalik ang pagkakaisa at pagmamahalan. Sa inyo po namin itinataas ang lahat ng aming mga pangarap at hinaharap. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.